Ayun mga kamaster, no, shoutout po tayo dyan kay Sir Joel Salaria, then kay Sir Eman Buenaventura, then kay Sir Albert Katakata, then kay Sir Thor Enciso. Maraming salamat po sa inyong mga kamaster. Ayan mga kamaster, no? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum nyo sa ating mga kababayan sa Middle East, no? So, sa araw na ito mga kamaster, nandito tayo sa... Dito na naman sa Bulacan, sa San Jose del Monte, Bulacan, no? So, nandito tayo sa clinic. Ito po ay hanggang third floor, no? Second floor lang. So, nandito tayo sa clinic ni Doktora. Okay, so ang complaint ni Doc ay sobrang ingay po ng ano, no? Ng kanyang... window type na aircon. So ito po yung clinic niya. Ayan, no? Ayan. Okay. So yan mga kamaster, no? Bibigyan ko kayo ng mga tips sa araw na ito upang malaman nyo kung ano ba yung dahilan kung bakit umiingay yung ating aircon na window type mga kamaster, no? So samahan nyo po ako sa araw na ito upang magkaroon ulit tayo ng karunungan at mga tips upang malaman nyo kung ano yung mga dahilan kung bakit maingay ang ating window type na aircon sa ating mga bahay mga kamaster, okay? Kamaster, no, ipapaon natin sa ating minamahal na kaibigan na si Boss Ogie para makita natin at marinig kung ano nga ba talaga yung saan ang gagaling yung problema. Sige. Mali-on ko siya, no? So ayun mga kamaster, no, kung ating makikita, halos ugong na lang ating maririnig, ano? Oh no! Oh yan, no? So mukhang natuluyan na mga kamaster, no? Stock up na! Oh. So ang report sa atin ay sobrang ingay, ngayon stock up na. So ibababa na natin si mga kamaster para sigurado tayo na ma-check yung lahat ng component, okay? So ayun mga kamaster, no, binaklas na namin, binaba pala namin. So kanina ang report sa atin na minamahal nating customer ay maingay. So tanggalin muna natin to para malaman natin, okay, kung saan nga ba nanggagaling yung ingay at ano yung ingay na yun, ano? So medyo kailangan natin bilis-bilisan mga kamaster ng bagya dahil nga ito ay clinic. Ayan, para hindi mawala yung ano. Okay, so maingay, tingnan natin. Yun, no? Oh no. So ayan mga kamaster, no, kamay pa lang ating ginagamit pero maririnig nyo kung gaano siya kaingay, no? So posibleng ano na to, bearing mga kamaster, no? May alog na, oh.
So i-plug natin, tingnan natin kung plug natin. Pantarin mo nga pre. Ayan. Ayun mga kamaster, no? Na kung ating maririnig yan pag na natin. So ito ay posibleng sa bearing ang problema mga kamaster. Okay, then bukod sa bearing, syempre i-check din natin yung ano, no? Yung capacitor niya. Okay, so ganoon lang po kadali mag-analyze ng ingay sa ating mga aircon, ano? Particular sa window type. So kailangan mo na rin isa-isahin. So kanina nakita natin na sobrang ingit talaga ng fan. So possible na bearing ang problema nito mga kamaster. Okay? So baklasin muna natin mamaya. Then check muna natin capacitor kung pasok pa yung kanyang microfarad. Okay? A few moments later. So, paalala mga kamaster, no, bago natin tanggalin itong connection ng compressor terminal, hanggat maaari, picturean natin para sigurado tayo na pag binalik natin ay ika nga ay tama yung ating connection ulit. Okay mga kamaster? Oh yes, daddy! So ayun mga kamaster, no, pagkatapos natin mabaklas yung capacitor, so ang unang-una natin i-check yung physical na appearance niya, no. So kung ating mapapansin, lobo na ang ating capacitor, no. So minsan bibigyan ko lang kayo ng mga tips mga kamaster, no. Minsan ang capacitor minsan lumolobo dito sa kanyang header part. Okay, so minsan naman lumulubo siya dito sa pinaka ibaba sa may puwetan, sa may puwetan. Okay? Sa pinaka baba sa ilalim. Yung iba naman dito lumulubo, minsan nagka-crack ganun. So karamihan taas siya kababa yung paglobo niya mga kamaster. Okay? So titingnan natin 'to kasi kung ating mapapansin, lobo na rin yung baba. Kakalasin muna natin mga electrical, pero bago 'yan, tips ulit. Bago natin siya kalasin, picturean muna natin yung mga connection niya, kung ano yung mga magkakasamang wire, para pag binalik natin mamaya ay siguradong tama yung ating termination mga kamaster. Okay, so picturean muna natin hangga't maaari para hindi po tayo maligaw, kasi although alam mo yun, marunong na tayo, pero iba pa rin yung sigurado. Okay mga kamaster, so tanggalin na po natin to para makita natin kung saan nagmumula yung problema. Okay, then pagkatapos niyan, i-short muna natin sila para sigurado na wala tayong kuryenteng mahahawakan dito, kasi ito po ay minsan, kasi ito ay may boltahe pa dito mga kamaster, may power storage pa dito. Ito po yung power storage ng ating compressor at ang ating fan motor. Okay, so kapag pagtapos na tayong i-short, okay na. Yan.
Assured na natin. So, ito yung pagkakataon na pwede na natin siyang testerin para malaman natin kung pasok pa yung kanyang capacitance, mga kamaster. Okay? So, ayun mga kamaster, no? Sabi ko nga sa inyo, check muna natin yung capacitance ng ating capacitor kung ito nga ba ay out of range na or di kaya down value, no? So, naghanda ulit tayo dito ng lagi natin kasama ito, mga kamaster, no? Yung ating crocodile clip. Okay? So, paalala, lagi tayong magdadala ng crocodile clip para sa maayos na data. Okay? Yes, Daddy. So, ito yung pula. Dito rin sa pula. Then, itong isa ay para din sa itim. Okay? Then, set natin siya sa capacitance, mga kamaster. Okay? Yun. So, dito magkakaalaman kung okay pa ang ating capacitor. So, siguraduhin na natin mga kamaster na yung ating test probe ay nakalagay sa isang uninsulated na part, no? Kasi minsan, nasasama yung ibang surface, no? Nadadagdag dun sa, ano, sa data. So, yan. So, simulan muna natin dito. Ito po ay may fan. Okay. Meron tayong makikitang fan, herm, at saka common. Okay? So, simulan muna natin sa common to fan. Tingnan natin. 3.9 microfarad. Okay? So, kung 3.9, oy, masyado ng mababa, mga kamaster, no? So, kasi meron tayo dito na ano, no? 25 plus 4 microfarad. Ah, okay pa. Pasok pa, mga kamaster, pasok pa. Kasi 25, ito yung 25 microfarad na to, ito ay para sa compressor, no? Yung plus 4, ito yung sa fan motor, sa ating fan. Okay, so kung may nakukuha tayong 3.9, so pasok pa. Okay pa tong capacitor para dun sa ating ano, no, sa ating fan motor. Then check natin yung compressor. So yung common, mga kamaster, no, diyan lang yan. Ang pag-check niyan ito lang tsaka ito. Yung common niyan diyan lang yan. Okay, so lipat natin sa compressor. Wala na. So, ibig sabihin, hindi niya na rin kayang i-start yung ating compressor, mga kamaster. Kasi, 25 microfarad yung value ng ating compressor. Pero kung ating mapapansin, 8.39 na lang yung ating nakukuha. So, sobrang bagsak na to, mga kamaster. So, ito yung tinatawag na down value, no? So, wala na. So, kailangan na natin mag-provide ng capacitor na same specs. So, paalala mga kamaster, no, ulitin ko po para sa ating mga kababayan. Kapag tayo mag-check ng capacitor, okay, lalo pat dual to mga kamaster, no, dual capacitor to. So, tingnan muna natin, mayroon tayong nakikitang herm, okay, fan, then common. Okay? So, kapag mag-check tayo, lagi nating ilalagay itong common. Kahit alin naman dito sa dalawa. Dito sa yung isang test para dito sa common. Okay? Then yung isa naman, bago natin check, tingnan muna natin yung microfarad. 25 microfarad plus 4 microfarad. Ibig sabihin, yung 4 microfarad para doon sa ating fan motor. Okay, yung 25 yes, microfarad Daddy. Ay para doon sa compressor. Okay, so 25 plus or minus 5%. Okay, mga kamaster, so check na po natin common to fan. So, ang susukatin natin yung fan motor. Okay, so may nakukuha tayong 3.9. Ayan. Yun, 3.9 microfarad. So, okay pa yung ating fan motor. Excuse me lang po. Sir, pwede pa kayabot lang yung prescription?
Okay, so pumasok si Doktora. Then, nandun na tayo sa 3.9 fan motor. Pasok po yung fan motor natin. Then, lipat natin sa compressor, sa HERM. Okay. Tingnan natin, yun, no? 8.37 mga kamaster, no? 8.37 microfarad out of 25 microfarad mga kamaster. Okay, yan o. Medyo silaw lang, ano? Sabi-sabihin mga kamaster, itong capacitor natin kasi lobo na dito sa baba. O, yan o. Lobo na, yan o. Okay. Then, papalitan natin to. Maghahanap tayo ng capacitor na semi-specs. Okay. Ayan o. Okay, then since na napatunayan na natin na trouble check na natin na sira na yung capacitor, yung compressor capacitor, ang gagawin natin isusunod natin i-check yung compressor windings resistance naman mga kamaster na yan, oh. Sunod natin yung compressor winding resistance. Okay. So, ayun mga kamaster, ang isusunod natin i-check yung compressor winding resistance. Okay, para alam mo yon, bago tayo dumating dun sa fan motor, himay-himayin talaga natin para talagang wala tayong sablay mga kamaster, no? Hindi yung bira lang tayo ng bira. Okay, so ito ulit yung ating crocodile clip. Ilalagay ulit natin to dito. Mas maganda kasi mga kamaster yung may crocodile clip ka para talagang intact yung ating ano, no, data. Walang duda. Yun. So, kapag nailagay na natin siya dyan, gagawin natin, check natin yung microfarad. Ay, microfarad. Yung resistance. Set natin to sa resistance. Yun. Kaya, op, op, op. Medyo silaw, no? Up. Silaw, eh. Yun, no? Op. Ayan, 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 ayan. So, tingnan natin kung pasok pa yung kanyang resistance mga kamaster, no? So ayun mga kamaster, no, check na natin yung kanyang winding resistance. So ilalagay natin ito sa common to starting. Meron tayo nakukuhang 5.3 ohms common starting. Okay, then lagay natin sa common to running. Meron tayo nakukuhang 4.7 ohms. 4.7 ohms. Okay? So, lilipatan natin yung ating test prod sa running to starting. Okay? So, 9.4 ohms. Okay, so pasok pa yung ating compressor windings mga kamaster, no? So maya-maya tingnan din natin yung ano, no? Tingnan din natin yung kasi okay naman yung compressor windings niya. Ayan, tanong yung mechanical. 'Di ba? Kasi kanina umuugon na lang yung compressor eh. So it's either talagang hindi na ikayang paandarin ng ito ng capacitor or may problema na rin yung kanyang mechanical mga kamaster. Okay, so nahimay na natin. Good yung compressor windings niya, resistance. Then ang susunod natin yung fan motor mga kamaster, okay? So, ayun mga kamaster, no, kung ating mapapansin, no. Baklas itong ano, no, pinaka takip, no. Ayun, no. Oh. Oh. Ayun, no. So, ito rin yung kumakalampag na sinasabi ng ating minamahal na si Doktora, no. Oh, tanggal, oh. Ayan, oh. Ang ingay, oh. Oh. So, ang gagawin natin mga kamaster, tanggalin muna natin yung blower mamaya-maya, okay? So, ayun mga kamaster, ipapakita ko po sa inyo kung paano siya tanggalin, no? So, ang mayroon siyang ring lock doon, tanggalin na natin mga kamaster, okay? So, sa pamamagitan ng
long nose. I-unlock na natin yung pinaka-ring lock doon sa blower, okay? So ayun mga kamaster, no, natanggal na natin. So yun yung pinaka housing ng ating blower, no, sa blown dummy. So medyo mahirap-hirap talaga magbaklas ng ganito mga kamaster, no. Di gaya ng mga carrier, Kundura, Calvinator, napakadaling baklasin. So ito talaga medyo pahirapan talaga. Kailangan mong ano, no, kailangan makipagbuno, makipagbraso, no. So yan, since natanggal na natin, ayun, no, ano. So baklasin din natin yung ano, no. So talagang baklasan to. Baklasin natin yung panmotor tsaka yung blower niya, okay? So ayun mga kamaster, no, natanggal na natin yung kanyang panmotor assembly. Then check natin. Okay, pagka ganito ang lagay ng inyong panmotor mga kamaster, ang problema yun ay yung bearing. Okay, malugnaw. So dalawa yan, isa dito tsaka dito sa likod. So dalawa ang papalitan natin para sigurado mga kamaster. Okay, so tips lang, pag ganito kaingay yung ating ano, panmotor, ay sigurado, bearing na po yan mga kamaster. Okay, so baklasin na po natin to para mahugot natin yung bearing. So ayun mga kamaster, no, bago natin tanggalin, so tingnan muna natin yung mga dapat tandaan natin, ano, bago tayo pag nagbabaklas tayo ng fan motor, lagi natin tatandaan yung mga guide, no, para pag binalik natin, same talaga. Okay, so minsan kasi, ayan, shafting, pag binalik natin, minsan baliktad, ano? So, wala namang ano doon, wala namang issue doon. So, ang mas mahalaga kasi, kapag binalik natin to, same talaga. Kung yung position, kung nakaharap doon, di nakaharap doon. Kung ito, itong side, para dito, hindi para dito. So, ang gagawin natin, tanggalin muna natin to. Itong pinaka-ring lock niya. Nakaipit lang to mga kamaster, no? Ayan. So tatabi muna natin. Then hugutin natin. Lagyan natin ng lubrication. Then ipitin natin 'to ng vice grip. Para may pagmuntra tayo. So kailangan mga kamaster, pagka mga ganito, kompleto dapat tayo ng gamit para alam mo yun, hindi tayo nangangamote, no? Then kapag may vice grip, mas madaling magbaklas. Pigilin mo lang mga kamaster ng dalawang paa, no? Kasama talaga yan, eh. Yan. Sabay hatak. Yun, no? Okay? So, ayan. Pagka natanggal na natin, lagyan natin ng tagging to.
lagyan natin siya ng ano, no, ng paunang kasi matatanggal din naman 'to. Lagyan natin ng paunang taging. Then ito lagyan natin ng palatandaan, okay? Wala namang problema kung gagawin natin 'to, mga kamasa. Hindi naman siguro kawalan sa atin 'to, no. Okay? Kasi itong mabubura din naman, at least meron tayong paunang taging, okay, na mark, ika nga. So, pag natanggalan natin to, tanggalin natin tong vice grip, ito yung pagkakataon ng babaklasin natin yung itong, eno. Sabi sabihin, talagang bearing ang problema, mga kamaser. Okay, ingay na, eno, sobrang ingay, tips lang, ito po ay bearing na. Masyado nang maalog. So, baklasin muna natin ito, mga kamaster, okay? Kasi mahirap yung magkabaliktad eh. Okay? So, wala namang problema. Hindi naman siguro kawalan sa atin ito na maglalagay tayo ng ganito. Iba na yung ano, mga kamaster, na iba na yung sigurado. Iba na yung basa. Iba na yung sigurado. Okay? So, tanggalin na natin ito. So, ayun mga kamaster, no? Bago yan, ibabalik natin itong tornilyo dito. Kasi minsan, pag binabalik natin yung mga tornilyo, iba na. Minsan, hindi na ganito yung nagkakahalo-halo. Ika nga, para sigurado tayo na ito mismo yung tornilyo na ilalagay natin dito, tips lang, ibalik natin dito. Okay? Okay, so naibag na natin, tabi na natin. At least yung tornilyo, na, yung apat na tornilyo, original na mismong nandun sa kanyang kinalalagyan, okay? So baklasin na natin to. Gagawin natin, sungkitin lang natin ito. Ito. May lock yan, mga kamis, na kaganoon, no? Sungkitin natin, okay? So, ayun mga kamaster, no? Ito na yung ating bearing. So, mahalaga ito, mga kamaster, no? Yung pinaka-spacer niya, no? Tabi muna natin. So, ito yung isa. Yung isa naman nandito. So, baklasin muna natin yung pinaka-buong shafting, mga kamaster, okay? So, ayun mga kamaster, no? Ang gagawin lang natin dito sa isa, since medyo, mahigpit. Gagawin na natin, pupukin na natin ng medyo bahag yan, no? So, lagyan na natin ng ganito. Ito yung kuwate ng rubber mallet. Yan. Yan. Yan, no? So, lulusot na siya, mga kamaster. Yun, no? Oo, ha? Pwede. So, tandaan natin, mga kamaster, no? Tandaan natin itong position, ano? Kasi mamaya-maya, pag binalik natin, nakagano na. So, yung position, tandaan natin, mga kamaster. Okay, hanggat maaari, talagang maglalagay tayo ng marking. Okay? So, ayun mga kamaster, no? Bago natin to dalhin doon sa bilihan, may papakita lang ko sa inyo. So, ito yung pinaka sa likod, no? Papaikutin ko siya. Ayan, no? So, maingay na talaga siya. Unlike dito. Ayan, no? Smooth pa, oh. Pero ganun pa man, syempre, ayan, no? Dito, yan o. So, ang gagawin natin, dalawa na yung papalitan natin, no?
para sigurado talaga na parehas bago. Ngayon, ito, yan o, sobrang ano na, maluwag na yung ating bearing. So, basag na yung bearing nito sa loob, mga kamaster, no? Kaya sobrang ingay. Kaya nagkukos ng humihinto na yung ating blower, no? Yung ating papapasang itong isa, ayan o, medyo may alog na rin. Kaya dapat parehas na natin palitan. So naglagay ako dito ng marking, ayan o. Okay, itong marking na to, ibig sabihin ito yung nasa part dito. Okay, sa may puwetan, okay? So at least wala namang masama kung maglalagay tayo ng markings, hindi naman siguro kawalan sa atin yun, ano. So mga kamaster, bili muna tayo ng bearing, okay? Ayun mga kamaster, no, ipapakita ko lang sa inyo yung ating kabuoang ginagawa ngayon. Okay? So yun na yung housing ng ating blower, no. So ayan. Maya-maya bibili tayo ng ano ng bearing, then yung capacitor, mga kamaster, no. Kung hindi mapapansin, nagdala rin ako ng ano flyman na socket para talagang sigurado na alam mo yon, hindi yung kulang-kulang yung gamit, at least kahit paano kung kailangan na natin, kung sakaling kailanganin natin to, meron tayong gantong socket wrench. Okay, so yan. Okay, yan. Pinapakita ko lang sa inyo, mga kamaster, yung ating kabuang ginagawa, no? Yan. So, ayan mga kamaster na. Mag-snack muna tayo. Then, punta tayo sa bilihan ng bearing, mga kamaster, okay? A few moments later. Ayan mga kamaster, no? Sa pagkalipas ng halos isa't kalating oras, no? Napaghahanap ng bearing na to na 608. So, talagang nahirapan tayo maghanap, no? Maging sa auto supply ay walang 608, no? Mahirap tayong makahanap ng ganito. So, talagang nilagari natin yung kahabaan ng ano, no? Dito lang naman sa San Jose. Muntik pa tayong mahuli dahil nga wala tayong helmet, eh. No choice. So, nakakuha naman tayo ng capacitor. Okay na yan. So, ito lang talaga ang pinroblema natin. So, tayo nilang magpapalit, mga kamaster, ng bearing na to. Okay? So, daming kalawang, then lihahin na lang natin para mawala yung kalawang. Okay, so okay na to. Kakabit na natin to dito sa shafting. Okay? So, ilak na natin to para maglapat na silang dalawa, no? Kailangan na natin ng vice grip. So, ayan, no? Kung ating mapapansin, yan, no? Nakabuka pa siya, pero sa tulong ng ating vice grip ay mailalapat natin yan, okay? Yan, no? Okay? So, ulit-ulitin lang natin. Kikita natin ng bahagya. Okay, then ilalagay na natin yung tornilyo.
Ayun mga kamaster, no? Pagkatapos nating maikabit yung mga, yan, no? Mga takip niya, then okay na. Check natin kung may side pa nga ba. Yun, no? Pwede, pwede. So, pabalikan natin. Yun, no? So, kanina talagang sobrang ingay niyan, mga kamaster, no? Kamay pa lang, pero lumalagit-nit na. Ulitin natin. So, ayan. Pwede. So, yung pagki-cleaning ng window tape na ito, mga kamaster, ay schedule na lang natin, no? So, kasi yung pagre-repair na ito, mga kamaster, ay sabi ko nga, mas maganda pang mag-repair na lang ng refrigerator kaysa mag-repair ng ganitong ano, no? Bearing, kasi talagang masalimuo ito, no? Matrabaho talaga to, kaya medyo may kamahalan din, ano? So, ayan. Okay na siya. So, malaking tulong yung ginawa nating mga marking, no? Kaya sabi ko nga, hindi tayo nagmamagaling. Mas maganda na yung sigurado. Minsan kasi nakakalimutan natin, no? Ayan, oh. Okay na siya, mga kamaster. Free will na siya. Ayan, oh. Swabing-swabe. So, ito yung sira na ano. Ito yung sirang bearing. Ito. Okay. So, ibabalik na natin yung mga accessories, yung mga electrical, then paanda rin natin, mga kamaster. Okay? So, ayun mga kamaster, no? Naibalik na natin lahat. Plug na natin para malaman natin kung talagang abang may maingay pa, no? Kung talagang mayroon pa tayong ibang kailangang ayusin, no? So, plug na natin. So ayun mga kamaster, no? So yung itong ingay na to, dito na lang to sa styrofoam, no? Kailangan na lang natin ng konting balanse kasi ito, hindi na masyado kumakabit yung lock sa taas, mga kamaster, no? Ayan, no? Pag binitawan kasi natin, umusog tong ano, foam. Pero overall mga kamaster, ay okay na yan. So, wala na yung kanyang ingay na kala mo, eh, lumalagit-nit, mga kamaster, no? Ayan, no? Ayan. Smooth na smooth, mga kamaster. So, pag binitawan mo kasi ito, mga kamaster, no? Yung misalign lang, ito, itong ano na to. Ito tumatama dun sa blower, no? Ayan, no? Ayan, no? Pero not necessarily, sira yung bearing, no? So, dito lang, ihihilot-hilotin na natin para makuha natin yung pinaka align niya, no? So, ayun mga kamaster, no? Kahit hindi na natin siya hawakan, sobrang ano na siya. Okay na siya kasi nilagyan natin dito ng ano, tornilyo para malak, no? So, okay na siya. Smooth na, mga kamaster. Ayan. Okay na yun, mga kamaster. Hanggang sa muli po, sana po nakatulong itong munting video natin sa ating mga kababayan, ano, na kapag maingay ang ating fan motor, so, posible na ang sira nun ay yung bearing, mga kamaster, no? So, ganun lang po yung ating ganun lang po yung pag-diagnose ng problema kapag fan motor yung nag-iingay, no? So, bearing na po yan, mga kamaster. It's either bearing. Okay? So, hanggang sa muli po, mga kamaster, no? Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kamaster. Ayun, mga kamaster, no? Naisalpak na natin doon. So, papaandarin natin kay bossing na Ogi. Pre, tirahin mo na yan. Okay, kanina maingay. Kanina maingay. Ako sa stock-up. Oh, stock-up. Ngayon, marami namin problema, bearing. Ngayon, binuksan na yun, nakita nyo naman. Bukod sa bearing, may pasita pa pala. Kung pinabaya, lalo nasira. Oo. Ngayon, okay na, nasalpak na. Subukan natin. Yun, no? Dali, oh. Ibig sabihin, ano muna bang dapat? Painit muna, tapos okay na. Dire-diretso na yan, pre. Oo.
Kanina talaga mga kamaster, sobrang ingay talaga. Kita mo naman lumalagitnit. So, yun lang, kapasitor, then yung kanyang tawag dito, yung kanyang bearing mga kamaster. Okay, so yan. Tingnan natin. Ayun mga kamaster, sobrang tahimik na niya. Imbis na magkano lang ginastos, pinagawa yun lang. Sa tinitulin na persahin, nasira pa buong air kung premier, sa buti na pagawa agad. Kasi pinatay na nila agad mga kamaster, no? Yung aircon na to. So, buti naman at nahagilap nila tayo, no? Buti, nahagilap na si kamaster. Kamaster. So, ayun mga kamaster, maraming salamat pa sa inyo lahat at magandang hapon po. A few moments later. Bismillah, Rahman Arrahim. Assalamu alaikum niyo sa ating mga kababayan sa Middle East. Sa sa hapong ito, mayroon po tayong may nagawa na naman tayong aircon na ang tatak ay LG. So, sobrang ingay po. Kung ating mapapansin, dalawa po ang ating panauhin sa araw na ito. So, mayroon pong silang sasabihin, lalong-lalo na si Madam, si Ma'am. Hello. Ito kasing aircon na to, napaka-ingay eh. Lalo na pag medyo matagal na, sobrang ingay. So, ang ginagawa ko lang sa morning, ino-open ko siya dahil wala pa naman yung doktor. Then, pag lumamig na yung kwarto, sinasarado ko na siya ulit dahil super ingay talaga. Then, ito naman si Kuya Ogi, na-refer niya na si Master Lon ay sobrang galing. Yahoo! Ayun! Wow! Na-refer niya, then, eto na, ginawa na niya. Sobrang ayos, pulido. Yahoo! Wala kang maririnig na ingay. The best si Mr. Lon. Kaya nga ngayon, medyo sinadjust ko nga kay Mambab na paggawa namin, papay-schedule. Ang problema nga, wala kaming doktor ngayon absent. Pagkakataon, kaya sabi ka Bambi, baka sakali ando si Mr. Lon, ibig sabihin, pwede niyang extra hand na sa lagi natin gagamitin. Baka kung linggo pa, baka wasak-wasak na, hindi na pwedeng pakinabangan. Hindi naman, napagbigyan naman kami ni Mr. Lon. Ayan, hindi naman ako napaya kay Bambi na nagawa. Kaya ngayon, baka pala rin, huwag naman sana laging sira ang aircon namin. Ito na hanggang ng pagagawin namin. Kasi ito nga ay sira, oh. Nakuha pa namin. Ang nagandaan doon, kami pa ang bumibili ng materyales. Ipag sabaga, no, wala kang duda na pinataasan ka, inaano ka. Ngayon, kapag wala ka namang nakitang napili, bahala siyang dumiskarte. Pero, nasa sa inyo na. Pero ako, Mr. Lon na lang muna sa pagpagawa. Pero, hindi ko pinapanalangin na laging masira ang aircon. Basta kayo, baka sakali, mabasa yun itong YouTube namin, di subukan niyo si Mr. Lon. Kamaster Lon. So ayan mga kamaster, no, ang sabi ni Kuya Ogi, Boss Ogi, ay Mr. Lon, Master Lon. Master Lon. So hanggang sa muli, subscribe din po kayo sa aking YouTube channel upang dumi po. Updated po kayo sa video na aking ina-upload. Maraming salamat po sa inyo lahat at magandang araw po.